Paborito ko talaga to simula dati pa. Bakit hindi natin lutuin sa bahay para mas madami ang makakain at mas sulit? Mas nakakabusog pa rin kumain sa bahay. Palabok noodles, i-follow lang natin instruction sa likod kung paano lutuin. Lutuin na natin ang toppings at ang sauce. Painitin ang kawali, konting mantika, hipon. Nandito yung ulo o gagamitin natin ito mamaya. Pag ganyan, hanguin para hindi mag-overcook. Sunod natin ang squid. Super sandali lang to guys. Okay na agad to no? Yan. Sa same na kawali, magdagdag tayo ng mantika. Panggisa. Igisa ang sibuyas. At bawang. Ground chicken ang nandito. So ito yung gagamitin ko. Pero pwede ka gumamit ng ground pork ha. Medyo nag-ice pa pero kaya rin na to. Takpan ko nga para matunaw. Ayan, naluto rin, no? Pag ganito, naluto na, itabi natin. Yung ulo ng hipon, lutuin natin dito sa gilid. Tapos pisain para lumabas yung juice. Yan, natanggal na yung katas, no? Hanguin na natin to. Hindi na natin to gagamitin. Tapos dito na natin ilagay ang fried tinapa, timplahan ng asin, paminta, at shrimp cube. Haluin ng mabuti. Ayan, halong-halo na. Lagyan natin ng tubig. O kayin. Char. Tapos hayaan kumulo. Ito o, nakumukulo na. Ano to, seeds, pangpakulay. Yan o, achieve na yung kulay na gusto natin. Siyempre, hindi tayo papayag na hindi ito magiging malapot, no? Cornstarch na hinalo ko sa tubig. Lagay natin. Tapos, halo urn. Yan, nagsisimula agad lumapot. Yan, dagdagan nyo lang ng cornstarch, no, kung kulang. Diba, ang bilis lang ng palabok sauce, oh. Okay na to, no, patay na yung apoy, tapos itabi. At naluto ko na rin yung palabok noodles. Let's do the plating. Yung palabok noodles. Yung sauce. Yan o. Chicharon kung meron ka. Hipon. Grabe na des. Squid. Itlog. Panghuli kalamansi. Ito na ang version ko ng palabok. Subukan na natin to. Kalamansi. No? Iba pa rin talaga ang sarap pag lutong bahay, no? Legit yung sarap. Favorite ko talaga to, no? Since bata pa ako.